Magandang hapon mga bata! Ang ating mata ay isa sa napakahalagang parte ng ating katawan na kailangan natin sa pagguhit at paggawa ng iba pang artworks. Kaya naman, bilang isang artist, kailangan ay marunong tayong kumilala ng iba't ibang kulay dahil karamihan ng mga artworks ay ginagamitan ng pangkulay. Ngayong hapon, samahan niyo akong gumawa ng color wheel at pag-aralan natin ang iba't ibang uri ng kulay at pagkakahati nito at kung anong kulay ang kalalabasan kapag pinaghalo natin ng mga ito. Ang kailangan natin mga materials sa paggawa ng color wheel ay cardboard paper, ruler, lapis, at oil pastel. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! Ang color wheel ay mayroong tatlong uri. Una ay ang primary colors. Ito ay binubuo ng tatlong kulay, ang pula, asul at dilaw. At sunod ay ang secondary colors. Ito ay mga kulay kapag pinaghalo ang primary colors. Kapag pinaghalo ang yellow at red, ang kalalabas ang kulay ay orange. Kapag pinaghalo naman ang pula at asul, violet naman ang kalalabasan nito. Rin naman kapag pinaghalo ang asul at dilaw. At ang uli ay ang tertiary color. Ito ang mga kulay na kalalabasan kapag pinaghalo ang primary at secondary color. Yellow at orange, yellow-orange. Red at orange, red-orange. Red at violet, red-violet. Blue at violet, blue-violet. Blue at green, blue-green. At ang huli ay ang yellow at green, ang kalalabasan nito ay ang yellow-green. O yan kids, alam na natin ang tatlong uri ng color wheel at kung paano gawin ang color mixing. Alam na natin ang mga kulay na dapat paghaluin para makagawa tayo ng panibagong kulay. Ang galing, di ba? Pero kids, alam nyo ba na meron ding tinatawag na color harmony? Ano nga ba ito at paano natin magagamit sa mga art project na gagawin natin? Yan naman ang pag-aaralan natin sa susunod nating pagkikita. Kaya sa Miyerkules ay samahan nyo ulit ako dito lang sa Batang Artistic.